Yan, yan si Oblak mga bro. So mas lumapad na siya tignan ngayon. What's up mga Brad? So yan, ano, oras ngayon 8 o'clock na. Ngayon lang dumating yung order ko galing Rodriguez Rizal pa kasi. So yung order ko ay para dito kay Oblak, ayan, sa Dominar. Kumuha ko ng crash guard sa kanya para magmukha siyang malapad. So yung nakakabit nga pala sa kanya ngayon is yung stock pa na parang letter C lang na gano'n, ano? Yun yung stock ng Dominar eh. So meron siyang mini driving light. Ayan, so nilipat natin. So ito yung kinuha ko, pakita ko sa inyo. Ayan, so ito siya Brad. Ayan mga bro, so medyo natagalan kasi ako pumili nitong crash guard na to. Syempre sa Dominar maraming ano eh, marami kang pwedeng pagpilian na klase ng crash guard. So, yun lang, medyo natagalan ako kaya late na ako nakapag-decide ngayong Sabado. Tapos mabuti na lang at may nag-deliver pa rin kahit na medyo malayo. So, yun. So, subukan ko 'to ikabit ngayon para pakita ko din sa inyo. Tara. Ayan mga bro, ito yung dalawang crash guard na ikakabit natin. So may kasama na rin itong mga bolts and nuts. Tara! So ayan mga bro, no, ayan yung stock ng Dominar na crash guard. Tapos, ito yung ating ilaw dito na nakakabit. So, pag tinignan mo siya ng ganyan, yan, magkabila yan, ganyan lang. No? Yun o. So, yung kinuha ko, yung medyo mas lalapad siya dito. Siyempre, safety na rin yun. Pagka natin minataan na cement lang ka o ano, takaw gas-gas yan sa mga tank, sa flaring, sa no. So, for safety na rin yun, yung malaki yung crash guard mo. Tapos, ang plano ko kasi talaga ron, lagyan ko ng parang lagayan ng tools dito, yung parang bad na maliit. So, yun yung plano ko. Tapos, yun, para pag bumibiyahe, mayroon tayo extra lagayan ng gamit. So yan mga bro, syempre bago natin kabito, kailangan muna natin baklasin tong stock. Ito yung mesan matagal eh. May excited ka na ikabit pero kailangan muna mong baklas. So pasensya na kayo mga bro ha, medyo madilim na. Excited lang talaga ako ikabito. Ayoko nang pagpabukasin pa. So yun mga bro, na-experience na rin ba yung ganito na dumating yung order nyo ng madilip na o gabi na, tapos gustong gusto nyo na ikabit sa motor nyo, kaya kahit madilim na, kakabit nyo pa rin. So yun mga bro, yung stock ko na crash guard dito, wala tong kabitan ng mini driving light. So bumili ko nung pinaka holder niya, ayan ano, nakakabit yan dito para meron siyang kabitan. Pero itong in-order ko na bago na crash guard, meron siyang nakaabang na kabitan. So hindi ko na magagamit itong isang parang bracket ng mini driving light. So yun mga bro, ito yung isang mali, no? Dapat pala inuna ko binili yung spool para makabitan ko to ng paddock stand kasi may mahirap talaga gumawa pagka ganitong na-assign yung motor, di ba? So at least ko naka-paddock stand siya, naka-diretso siya. Hindi siya masyadong maalog. Hindi katulad nito, talagang maalog to. Yan. Ay, masusukat na ngayon natin po. Papasok ko sakto ba itong butas nung ano. Kasi nung in-order ko itong
crash guard. Siyempre, ang worry ko rito, baka mamaya kasi pang, ano siya, pang version 2 ng Dominar. So, sabi naman ng seller, pasok naman daw to sa version 1. So, hindi ko lang alam kung ano yung difference nun, ano, kung mas hahabaan lang ba yung bolt at iba yung layo ng mga butas o parehas lang. So, ito na yung ikakabit natin ng crash guard na pinakita ko sa inyo ay shout out sa seller nito. Mamaya lalagay ko sa link yung kung saan ko to kinuha. Sa ko to in order. At meron pa siyang preview mga bro. Hindi ko pa lang nabubuksan kung ano. Ayan, at saka balot na balot naman siya. Pakuha naman ako itong ano, kunting. So legit na seller itong kinuha ng Koneto mga bro. At talaga marami na rin siyang mga nasuplayan at nag-order sa kanya ng parts ng Dominar. So yun, ngayon natin malalaman. Stick! Okay, pasok naman, sakto naman. So yan nga bro, natapos ko itong isa. Pero medyo umaabon na ngayon, so kailangan maglikpit kasi baka biglang lumakas yung ulan. So yun, time check, 9:30 na. 9:30 PM, medyo maluwag pa yung mini driving light. Bukas ko na aayusin. Pero so far, okay naman yung kabit. Okay din yung fitting niya, no? Maganda rin yung paint. Bukas tutuloy natin. Titignan natin ng maliwanag. Alright, so sige mga bro, bukas ulit tayo magtutuloy. Baka umulan. So ayan mga bro, hindi natin natapos kagabi yung ating crash guard. So tutuloy natin ngayon. Tara, papakita ko muna sa inyo kung ano na nangyari doon sa isang side. Ayan. So inusog ko na yung motor dito kasi mainit na dyan. No, mainit na doon sa lugar ko natin kagabi. Ayan, dito na tayo ngayon. Ayan na yung, ito yung isang crash guard na ikakabit. Ayan. So yung isang side niya, ayan, ganyan na yung itsura, no? So mas lumapad na yung wire na yon na nakalawit doon yun sa driving light na hindi ko pa naayos, ayusin natin mamaya. Kasi umaalog pa siya eh. Ayan, ito yung kabila. Ayan, ano? So kung makita nyo, medyo malayo yung difference niya. No? So mas nakabuka na to. So ikakabit natin ngayon yung isang side. So yung stock na crash guard niya bro, mas maliit yung tubo, no, kumpara dun sa bagong nakuha natin. Mas makapal yung mga tubo nun. Kaya mga kahit pag nakakabit siya, makikita mo talaga yung pagkakaiba na mas malaki. So yan mga bro, hindi pa to nakakabit ng maayos ha. Papakita ko lang sa inyo. Pag kumuha kasi kayo ng ganitong crash guard sa pang Dominar, meron talaga silang, lalo na kapag version 1, meron silang sinasama na ganito. No? Parang spacer yata o spacer. Ano? So dapat apat na piraso to, no, para to dito, no, sa pagitan nila kasi nakabuka nga ito. So, meron ka ng ganito, tapos mas meron pang kasamang mahabang tornilyo, no, na ibibigay sa iyo yung seller. No, pero sa case nung ng akin, ewan ko ha, kung sa iba rin, hindi siya magagamit. Hindi mo 'to magagamit kasi pag ginamit mo 'to, bro, dito bubukay yung crash guard, lalayo dito sa baba. Yan, magkakaroon to ng space na ganyan na malayo. No? So, ayan, bumaba. No? So, medyo mahirap siyang ikabit. Kasi, syempre, hindi, iba talaga pag ginawa o inirepair siya ng dala mo yung motor mo ron, no? Parang, guro meron lang sila talagang ulmahan na para sa ganitong crash guard. Pero, hindi
fit na fit talaga. So ginawa ko dito mga bro, bumili na lang ako ng parang rubber. Pakita ko sa inyo. Ito, yan, bumili ko ng rubber to na matigas. Yan o, very ano yan, parang spacer siya na maliit. Tapos, na maglalagay na lang ako ng washer dito sa harap. Yan, ganyan. No? So, yun nga lang, hindi mo na ito maipapasok dito sa loob. So, nasa harap na siya nakalagay. Katulad nung ginawa natin dito sa kabila. Tignan mo ha, pakita ko sa inyo. Yan. So, yan o. So, dito mga bro, ganyan yung nangyari. So, dapat nandito sa loob yung spacer, pero nagkabit na ako ng rubber na ganito. Tapos, sa labas siya. So far, okay. At matibay talaga yung kabit niya. No? So, nagamit ko pa rin yung tornilyong maaba. Yan. So, tara. Yan mga bro, tapos na. Nakabit ko na to. Ihigpitan na lang natin. So, yung pinakita ko sa inyong goma kanina, ito siya. Yan, medyo umiikot pa. Paano ba yan? Yan, umiikot pa. No? So, ihigpitan natin yan. Tapos dito, nagpalit ako ng mas mahabang tornilyo. Kasi, umahal po siya. So, yan. Ano, depende talaga to sa magkakabit. Kasi may kanya-kanya sila. Katulad nito, no? Meron binigay yung pinakita ko kanina. Meron ditong binigay na spacer. Pero hindi naman nagamit. So, ito yung nilagay natin. Ano? Yung goma na parang washer dito na makapal. Pero sa sobrang kapal, yan, nagputol ako. Ito. Yan, no? So, ito, no? Nagputol tayo ng kapraso nun. Yan, oh, para hindi masyado makapal. Ganyan din yung nawala. So, malaking bagay din yan sa tornilyo. Tapos, yan. So, dalawa yan magkabila. Higpitan pa natin to. Then, ito yung sa ilalim. So, ito yung kanyang mini driving light. Ayan. So, lalagyan ko yan dito ng interior para hindi naman magasgas. Saka iwas vibrate na rin yan. So, yan. Iaayos natin. Tapos, ito yung original bro na crash guard ng Dominar. So, kung makikita nyo, yan o, ewan ko kung pansin, ano, pero mas malapad yung tubo nito, mas malaki kumpara rito. And, mas labas yung bilog niya kumpara rito. Ayan. So, no, ito yung original eh. So, ito mas malaki na. Ganyan na yung itsura niya, bro. Okay, so, yun lang. Kuha muna tayo, update muna tayo uli. So yan mga bro, tapos na, nakabit na natin itong ating crash guard dito sa Dominar. Shoutout nga pala dun sa seller na kinuha ng ganito, si John Michael. So yung shop niya is Pax Michael or Pax Michael Moto Gear sa Rodriguez Rizal. Ayan, lalagay ko ito sa description sa baba para kung gusto nyo mag-order ng mga accessories na pang Dominar. Ayan, okay kausap at saka may mga previews pa siya mga bro. So buksan natin, tara tingnan natin. Dalawa eh, no? Tingnan natin. Oh. Right, so meron siya nito. So yung pang cover, no? Pagsuot sa helmet. Tapos meron pang isa, dalawa. Ayan, ano? So syempre sa mga buyer na katulad natin, yung mga simpleng previous na ganito kahit papaano, di ba? So matutuwa ka na rin, ano? So salamat Sir John Michael. Ayan, ano? So install na tong ating crash guard ng Dominar. So plano ko next kung kukunin is yung visor naman. Alright, so tara, pakita ko sa inyo yung buo pagka naayos na. Yan, yan na si Oblock mga bro. So mas lumapad na siya, tignan niyo.